Hello everyone, good afternoon and welcome to my channel, The Orchids TV. So for today's video, I just want to share to you this video about my Dendrobium orchids. So after a month na tinanim ko sila dito sa driftwood, because as what I've told you from my previous vlog, these are coming from the clay pots. So nilipat ko sila sa driftwood because the last time I've noticed that they are not growing well because of of the area that I placed them doon po sa kabila, kasi parang hindi nila nagustuhan and hindi siya ganong elevated, kasi yung hollow blocks lang po yung pinagpatungan natin, and minsan doon naglalaro yung aming mga pusa, kaya ito yung nangyari sa kanila. O yan, natanggal yung ibang dahon. That's why last month I decided na i-transfer sila dito sa driftwood. And driftwood again na ginamit namin dito na area is still Madridi cacao or kakawati. And gumamit kami ng medium na bunot kasi ito yung aming pugon. Yan. Yan. Diyan kami nagluluto ng aming kopra, kaya yung mga bunot, ayan, yung mga coconut husk are free. So therefore, pag may orkidan ka, swerte mo, hindi ka nabibili ng coconut husk, di ba? Kagaya ko. So let's see kung ano na bang nangyari sa ating maugat, kasi po almost 3 days din ako nawala dito sa bahay because of my seminar. So kakatapos lang ng aking seminar, that's why pag uwi ko dito sa bahay, I'm so happy to see them na meron na silang mga aerial roots na lumalabas, and some of them is merong na mga spikes. So let's get started. So ayan po, kahit hindi na po ganong straight yung kanyang tayo, pero kung makita mo is grabe ka healthy yung kanyang mga roots. Ayan po, gumagapang na siya sa ating driftwood. So nakahiga po yung ating driftwood hanggang doon po yung sa dulo. So i-check natin isa-isa. So kung makita natin, ito kasi siya parang nabali at ata ito noon. Ayan po, kung makita nyo yung kanyang ano dito, yan. Medyo nabali siya, kaya tinay ko siya na itayo dito sa may driftwood. Kaya ayun, medyo okay na siya, naka-recover na, kasi tingnan nyo naman yung ugat niya, napaka-wild na, di ba? So ito naman, nagre-recover pa lang ito sila, kasi ito namatay talaga ito siya, ito yung old cane niya. Ito talaga yung nauna, and then meron siyang nagkaroon siya ng suloy na dalawa. Kaya kung tingnan nyo, ayan po. So meron na din siyang mga ugat, and yung isa is nakakapit na sa driftwood. And then itong isa, ito din yung kanyang old cane, and then ito naman yung kanyang suloy na wala pang ugat, pero I'm pretty sure magkakaugat na din yan siya. So kung makikita ninyo, nabubuhay sila dito ng maayos kasi elevated, at saka hindi na siya maabot ng mga pusa at saka ng aming mga manok. So ito din, ayan. Kaya kung makikita natin, o ayan, kahit ito, o wala na to, sana mga ano pa siya. Pero kung makita nyo, nagkaroon na din siya ng bagong suloy. Kaya tingnan nyo, ayan, may ugat na, na bago. Very good. So this one also, ayan, ito yung mga mother, and then ito yung kanyang keiki o yung kanyang suloy. So ayan, marami ng ugat. So I'm sure tataba na yun sila dyan. Ayan, so meron siyang dalawa. So ang pagpropagate ko naman ito guys, kinakat ko lang sila ng cutter. For example, this one, pero wala na ito ha. Dito, kinakat ko sila dyan para kunti yung sugat, and then saka i-transfer. That is my technique kung bakit naparami ko ang aking mga Dendrobium orchids. Kasi minsan, pag sobrang kapal nila, hindi nila magandang tinan sa driftwood. So, kailangan mo din talaga sila ipropagate. So, sa paggamit ng opera-opera system natin, di ba? Yung hiwa-hiwa blade. Ayan. So, kung makita nyo po, ayan, marami ng mga roots na lumalabas. At, maliban dito, meron na siyang bagong, ayan, suloy na malaki na din. I forgot the flower of this orchid. Sige lang, malalaman din natin. Okay, next, itong isa, sobrang laki niya na, and then meron na siyang maugat na sa baba, and meron na siyang spike. Ayan, tadadan. So ang spike niya, hindi pa natin alam kung ano, kasi hindi pa namukadkad. Ayan, so malalaman na natin kung ano yung bulaklak niyan mga next week siguro. I'm sure makalabas na yan siya. So next, dito tayo, forward. Ayan, dami ng ugat. Pero ibang-iba dito, hindi ko pa alam yung mga flower nila. Kasi the last time, yung nakabili ako ng orchids, ang binibili ko is yung mga suloy pa lang. Kasi mas mura. Like 100 pesos yung isang ganito. 100 pesos. So, mas mura compared dito sa mga banda natin. Ayan, oh.
So sobrang mahal talaga ng mga banda, guys, as in. So 150 yung pinakamura na cutting. So ayan, meron na din siyang spike. Actually 2. Ito yung 1 and then ito yung 2, kung makikita nyo. So ito, nakalimutan ko din yung kanyang bulaklak, I don't know. Siguro ito yung violet, nakalimutan ko. And then yan yung kanyang ugat. And then this one, siguro ito yung puti, yung nabili ko nung ano last time, yung Tuna Festival sa Jensen. So ayan po. Okay, so next is ito namang isa. Yung kanyang ugat is gumagapang na dito sa ating bunot. Ayan, if you can see doon sa mga previous vlogs ko, sa mga previous videos ko, makikita nyo doon yung technique kung paano ko tinatanim yung ating mga Dendrobium orchids dito sa driftwood gamit yung bunot. Kasi may technique kasi yan. Kasi once na nagkamali ka sa pag-ipit sa kanila sa driftwood, hindi lang po basta cover ng bunot at saka pako, mabubuhay na siya. So may mga tendency na mamamatay po sila. So next, dito tayo sa... malapit na tayo sa dulo, guys. So forward lang tayo. Yung ito naman, akala ko mamamatay siya kasi sobrang payat niya. Pero magandang bulaklak ito. Actually, nag-flower pa siya pag transfer ko dito. And then the last time I check, sabi ko parang hindi ko siya ma-revive. Pero, ay, thank you Lord, kasi meron na siyang suloy. Ayan po, makikita nyo ba? Ayan. So ayan po. Ayan. So meron na siyang suloy. So very good talaga. So ayan, kumakapit na yung kanilang mga ugat. Ayan, ayan, ayan. So ang ganda nilang tingnan. So hanggang dito yun sa dulo. Actually dito, ito yung mga matataba. Kasi kaya naman yung ilagay natin, ito yung mapayat. So dito malapit sa entrance ng ating cottage. Ayan, di ba may cottage si Mayor. So dito malapit sa entrance, ito yung mga matataba. Ito yung mga nabili ko noon ng mga canes pa lang or mga suloy pa lang. Pero hindi ko pa alam ang mga bulaklak. Isa lang yung alam ko dito, ito yung sa dulo. This one is color yellow green or apple green ang kulay ng kanyang bulaklak. Actually gusto ko magkabilaan sana kaso pinapost tayo sa orchids. So next time na lang magdadagdag tayo. So for today's video, hanggang dito lang muna tayo. So see you next time sa pag-update ng ating mga orchids. So next time proceed tayo sa ating mga banda. So ngayon, dendrobiums muna tayo. So maraming salamat. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, the orchids, and like also, and then can you press the notification bell so that ma-update kayo sa aking mga next na mga tutorial video about orchids. So thank you everyone and God bless.